Hello everyone and welcome back to my channel and you're watching Scoot Moto TV, not Raging Bull TV, pero I have. Yun, welcome to my channel, Raging Bull TV. Channel ko to ba? Channel mo ba to? Ay sorry, channel pala niya to. So, sorry ah, medyo na ano lang ako, carried away lang ako. Vlog ko to guys ah, hindi kay Raging Bull. But anyway, hindi nakakalala kay Raging Bull. Raging Bull TV, I'm with him right now. It's six o'clock na, no? Morning, no? 6 o'clock in the morning. Okay, so, well, it's been a long time, long time, no? For my all my subscribers, sorry guys, I want to take this opportunity to apologize sa lahat ng subscribers ko ng eSport community kasi nawala ako for a very long time. It's because maraming nagbago, maraming changes from and I move. Kailangan ba? To another place. Diba? Kailangan ba ng sad music dyan? Parang matamdamin yata. Matamdamin yan. Nawala ka eh, no? Hindi naman. Ano ba pinagdaanan mo? Sobrang lalim ba niya? Para. Hindi. Medyo naman. Medyo malungkot, no? Wala naman. Wala naman sad music. Wala naman. Hindi na kailangan. Hindi kailangan. Gusto ko sa'yo eh. Hindi. Ano. Tagal eh. Tagal ko na wala. Pero sa ano, eh, community actually, na. Nahanap ka kita eh. Actually, ito ha. Isingit ko lang. Yung ano, yung duo talaga namin ito ni Scoot Moto. Yun talaga yung gusto ko eh kasi mas komportable ako na may kasama ako na nag-vlog, mas jolly ako, mas kasi pag kami sa kasi pag mapanood ko yung vlog ng Raging Bull, parang lagi malungkot eh. Oh, parang kasi ano, yung parang alam mo yung pag mag-isa ka, parang kailangan na sa music lang. Sanay naman talaga ako mag-isa, pero alam mo yung iba yung pag may kasama ka, di ba? Tapos papupunta ka sa mga sa public places, maraming tao, magsisigaw ako doon, di ba? Ayun niya, ganun guys eh. Ay, ako sabi ko sa kanya, pag nag-vlog ka, mag-ingay ka, no? Alam mo na lahat. No? But anyway, going back. So yun yung guys, sa eSport community, sorry, nawala ako for a very long time. Kasi nga, lumipat ako from BGC going back to Cavite, which is my hometown. And maraming nangyari, na maraming kaproblema yung auto ko. Dami nangyari. So, naging busy and alam mo naman sa BPO, and isa yan sa i-discuss ko. Kaya, ito, I would like to take this opportunity na magiging transition video ko sa akin. So, ang number one dyan is, hindi ko iwanan ng eSport community, I will still be there. But anyway, bago mawala sa isip ko ha, ang dami kasing questions sa channel, sa channel ko about the shops. Guys, si e-scooter at iba pa, he's no longer operating, okay? Hindi ko nasasagot kasi nga, aside from moving a place, nag-move ako ng place, nag-change din ako ng career. Okay, so, naging busy talaga ako, kaya hindi ko nasasagot. And sorry for that, but sagutin niyo yung question, lalong-lalo na dun sa mga nagtatanong kung buhay, andyan pa ba si scooter shop at iba pa, is no longer operating. But don't worry guys, kasi dyan sa Makati, nandyan ang isang pinakamalaking, hindi naman pinakamalaki, but isa sa pinaka-quality din gumawa, nandyan si Carb Evo, nasa Amarillo Street, Barangay Rizal lang siya. Shout out. Shout out kay Carb Evo. Touch pa. Oh, yeah, ha? Pinomote ko na. Tagal mo ng request 'yan. But anyway, andiyan si Carb Evo, guys. Nandiyan pa rin siya, may shop pa rin siya. At ang maganda diyan, may coffee shop. Okay? So, sa lahat ng gusto magpagawa lalo na within the area si Pasay, Makati, Taguig, and sa lahat ng close areas, Pateros. Andiyan si Carb Evo guys, nasa Rizal, ulitin ko, Amarillo Street, Rizal. Kilala si Carb Evo dyan. May coffee shop dun sa loob. Habang, alam mo yun, habang naghihintay ka ginagawa, pwede ka magkape, pwede ka mag-sandwich, you can eat. So, hindi ka mabubore. Andiyan pa rin siya guys, pero si scooter shop at iba pa, is no longer operating. Si Kaloy, nag-focus siya sa baby nila. Okay, and nasa Las Piñas na siya, and hindi siya nag-ooperate ng shop. Okay, so, yun lang yun, to answer that question. Okay, and now, sorry ah, medyo maingay ko. Sorry, medyo maingay yung alarm, pero ng auto. Pero, anyway, going back,
Ngayon guys, this video is all about the hindi naman transition. Sabi ko nga hindi ko iwanan ng e-scoot team, ang e-scoot community. Okay. I will still be there. Sasagot pa na ako ng questions, lahat ng mga technical niyo questions about batteries, how to maintain it and everything about e-scoot. Sasagutin ko pa rin 'yan. But ngayon, dahil dito may Racing Bull TV, so mayayari in collaboration with Raging Bull TV. Yeah. In short, yun. Mag-collaborate kami ng videos and will mag-attend ako sa isang part ng channel ko, which is moto. Moto vlogging. Diba, tandaan nyo, ang channel ko... Moto vlogger ka na ngayon. Ayo, syempre. Ayo, moto vlogger tagal na tayo dyan eh. Tagal na tayo. But anyway, kasi ang channel ko guys is e-scoot moto TV. Scooter, motorcycle, auto. Yun yung kaya sa e-scoot moto. Kasi guys, matagal ako sa industriyang yan. Yun din nakakaalam. But since influence ni Raging Bull, na-convince na ako na, sige, pasok muna tayo sa moto vlog. Kasi guys, to be honest with you, ang akala nila saturated na ang moto vlogging. No! I've watched a lot of videos ng moto vlogs. Ito lang ha. Napakaraming... Disclaimer lang ha. Marami nga nagiging moto vlogger eh. Hindi naman talaga nagbumotor nung araw pa. Diba? Oh, correct. Sa the knowledge itself about diba? Sa moto vlogs. Kaya, shout out sa lahat ng moto vloggers. Wala, not in particular. Wala kami nga ano. But, papasok ako, in short, sa motovlog. Okay? In collaboration with Raging Bull TV. Yun. Okay, so, pero hindi ko iwan ang e-scoot community, guys. Diyan pa rin ako. Lahat ng questions nyo, I will still answer it. Kasi, guys, technical akong tao. Sobrang technical kong tao. Kaya most of my videos sa e-scoot, pag napansin nyo, lahat repairs, lahat about batteries, lahat about how to maintain it. Ngayon, yan ang papasukin natin sa moto. Okay. Hindi pa saturated ang moto vlogs, guys. Hindi pa. I've watched a lot of videos, ulitin ko. Ang dami naming napanood ng moto vlogs ni. Ang dami pang pwedeng i-discuss, alam mo. Ang dami pang pwedeng i-share. Ngayon, yung mga part na 'yon, sana makabahagi kami, 'di ba? May ma-share kaming part sa moto vlog na may matutunan din kayo. Uh-huh. And we always aim about maging educational yung channel. Exactly. Saka itong collaboration with Scoot Moto TV, ito kasi talaga ever since, passion na namin ang pagmumotor. Nung araw pa, bata pa kami, nagmumotor na talaga kami. So hindi lang to. Hindi pa po to kasi CBR 400. Yung CBR 400 na yan, chinelas na gamit. Sayang, wala pang mga video noon. Bumabanking yan, si Racing Bull, chinelas gamit. Siguro ako, kauna-una mababansag ang kamote rider nun. Patay tayo dyan. Tae content agad tayo dyan. Full na sa full tayo. Buhay pa yun actually. Yung CBR 400 na classic na yun. Kaya lang, medyo siguro, medyo pricey na yun. No? Pagkaminante. No? Sabi ko sa kanya, project niya eh. Ayun. Na, hindi naman to naisipan lang namin na porket ano ngayon, in demand ngayon ng motovlogging is magmo-motovlog kami. Yes, hindi ganun yun. Matagal na talaga kami. Matagal na. Kung kilala nyo kami nung araw pa, may mga nakakilala sa amin ever since nung ano pa, college days. Yes. Tagal na ako sa motorcycle industry, guys. Siguro mga 14 years old pa lang ako. Ang una ko natutunang motorcycle is enduro na. And then, siyempre, nagtatrabaho. Matagal na ako sa industry. And medyo deep din ang knowledge ko about sa mga makina and everything. Kasi my father is mechanic himself. So, tignan natin kung ano masishare namin, di ba? So, abangan nyo lang. And si kami ni Raging Bull, may mga ma-vlog kaming motorcycles, mga new release. And sana payagan kami ng mga dealers na i-vlog yung mga new release na mga motorcycles para ma-share din namin sa inyo. Diba? And knowledge about the motorcycle itself. And safety riding tips and everything. So, tama. So, shoutout nga pala, AGB Helmet Philippines. Baka naman, AGB, oh. Dahil ko na lang pinopromote to, eh. Sana magkaroon din naman ako ng sponsor sa AGB. yeah, guys. Pero, kidding aside, yun yan. And apart from that, hindi ko na mention about my career, okay? I've been in the BPO industry for almost more than 15 years of my life. So ngayon nag-iisip ko yun, nagkauna kaya sa moto. Huwag nyo isipin nyo, yan nyo na yun. Yeah. So,
tanongin si Raging Bull TV. Kung ako tatanungin nyo, yung mga ginamit ko pang motor dati, yung two-stroke, alam mo ba yung two-stroke? Yung mga tuti-tuti pa, naaluan ng tuti, mauso, ayun yung mga motor dati. Kasi alam nyo naman ang ilang tao na yan. But anyway, ayun guys, meron akong, sa lahat ng nasa BPO, alam nyo kung gano'ng strict ang policy and everything, regulations and time breaks and everything. Ako, naghanap akong freedom. Alam mo yun, naghanap, parang, napagod ako siguro. Siguro napagod lang ako. I want freedom. I want something new na gawin. So, I enter the industry of couriers. Okay? Sobrang layo, ha? Kaya ako BPO, well, since wala naman na ako dun sa company, i-mention ko na ako saan ako galing. Galing ako sa Google Operations Center Philippines. Direct ako sa Google Operations Center Philippines. I am one of the first batch ng Google Center, Google Operations Center Philippines. 5 years ako nag-work doon for that account. From Cognizant going to Google. So, ngayon, siguro sa tagal ko sa industry, napagod na ako. Parang, I want something new na gawin. Tapos may freedom din ako. Ito yung nakita ko na, parang may freedom ako dito sa oras, din kumikita din naman ako. So, I decided mag-move dito. Ang dami nagtatanong, bakit Ace? Bakit? Bakit? So, siguro yun lang yun guys. Gusto ko lang something na may bagong gawin. And not for the vlog. Nandun na ako guys. I'm doing it for almost a month na bago to pumasok. Okay? And then, siguro share ko rin sa inyo kasi everyday guys, tumatakbo ako ng, nag-enjoy ako 10 to 12 hours sakali. And nag-enjoy ako. I-share ko sa inyo yon. Okay? Part of that, share ko sa inyo. And pagka nagkaroon ng time na pwedeng lumabas si Raging Bull, magra-ride kami. Kasi alas everyday ako, nagkaka-Vitolo pa ako because of that career na pinasok kong bago. So abangan nyo ngayon yan, ha, yung ride and adventure namin. Ngayon, hindi na ako solo. Kasama ko na si Scoot Moto TV. Pero kung hindi ko siya makakasama, may mga solo ride pa rin naman ako kasi makulit ako eh. Lagi ako nasa labas eh. Tama ka rin yan. Ayun, so siguro hanggang dito lang guys. Sana lahat ng subscribers ko, huwag kayong ma-disappoint and everything. Dito na, alam ko na marami akong subscribers ng e-scoot na nagmo-motorcycle din. Mga enthusiast din ng motorcycles. And I hope you will still support my channel. I'm continuing to support my channel. And thank you in advance for your support for my channel and for his channel. Okay. Ayun. So again, once again, ito na. Magdrama song na lang tayo. So sa motorcycle industry kami magpo-focus ngayon. So ayan, palaguin pa natin at pagandahin pa natin ang motorcycle industry and culture. Okay. Ayan. Correct. So, siguro hindi lang, siguro daily vlogs din namin. Alam mo 'yun. Kasi siguro, share din namin kung ano ginagawa namin everyday and apart from motorcycles or kung may chance sa auto kasi knowledgeable din kami sa sasakyan kung meron kayong questions and about motorcycle, e-scoot or motorcycle, auto. Okay, lagay nyo lang siguro yung questions sa description or sa question box. So, comment kayo kung ano pa yung mga gusto nyo, kung ano yung gusto nyo i-discuss, gawin namin topic. Yun, share nyo and makipag ano kayo. Tapos, meron kaming ginawang vlog sa channel ni Raging Bull about yung sunugan. Maganda yun guys, maganda topic doon. May sense yung mga topic doon. Panoorin nyo. Nasa May sense yun, walang biro, may sense yun. May sense. Nasa channel ni Raging Bull. May sense. Wala kaming doon, kundi namin yun, content namin yun, personal personal opinion na pwede namin i-share in public. And kayo na yung mag-decide kung may nakukuha pa kayo. And no one in particular na kaming pinapatamaan. It's just a general discussion. In general yon. Kaya maganda yon, maganda. Magandang content yon. Hopefully, subscribe nyo kami, follow nyo kami, Raging Bull TV and Scoot Moto TV. So siguro hanggang dito na lang guys. Thank you everyone. And I sana support nyo pa rin yung channel ko ngayon sa Moto Vlog and kay Raging Bull TV. Okay? So, what's up guys? Ano yung motto mo? Lagi ko sinasabi, your life, your ride. Okay. So, simple lang, always keep safe and ride safe guys. Okay? Bye-bye! Ciao!